Mga ka-taxpayer ko, I love you. Peace and happiness be with you for life. This is the third and last part nung lecture ko about understanding or the art of questioning. Paano sir pine-question ang contents at konteksto ng notice of discrepancy? So, nag-umpisa tayo sa covering letter ng NOD. Covering letter ng NOD. And then, nagpunta tayo sa computation of taxes. Computation of deficiency tax. And, nandito na tayo sa third part. Yung schedule. So, yan ho yung composition ng NOD. Ang schedule ho, yan ho yung detailed detailed audit findings ng revenue officer. Liliwanagin ko lang ho sa inyo, kung gusto niyo talagang maging tax specialist for notice of discrepancy, may apat ho kayong hahanapin. First time ko itong sasabihin. Number one is correctness and validity. Correctness and validity of entries. Ang refer dito, pakita ko sa inyo yung ito ho ay tinatawag na entry. Yan, entry ho yan. Entry number one, entry number two. Ayan, entry number three, entry number four. Lahat yan ay entry. Okay? So, pag naging tax specialista ho kayo, o kahit na hindi ho kayo tax specialista at gusto nyo lang itong tinuturo ko ay gamitin nyo sa inyong opisina, correctness and validity of entries. Number one ho yan. Number two is ascertain the propriety of application of tax laws. May entry tayo. Pag sinabing correctness, ang hinahanap dyan yung factual. So, may facts tayo, tapos ang gagawin daw? Application of tax law. So, saan ina-apply yung law? Sa facts. Kasi yung law, hindi naman pwedeng i-apply kung walang facts. Kailangan munang may facts. Bawal ang hypothesis dito. Bawal dito ang presumption. Kaya, ang unang iisipin ninyo, ano yung facts? Ascertain validity and correctness. Entries yun, yun yung facts. And then, yung law. Application ng law. Propriety. Tama na pag-apply. Yung pangalawa. Pangatlo, yung paggamit ng skills. Paggamit ng experience, paggamit ng technicalities. Saan sir makukuha yun? Yung mga hindi pa nakakaalam, nasa RAMO 1-2020. Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Ang balita ko, meron na yung sa BIR website. So, kung gusto nyo mapalabong pa o mapayabong o mapagrow ang inyong kaalaman, pwede ko sa inyong explain step by step yung paano ina-apply. Kasi pwede namang basahin yan. Magiging knowledge nyo yan pag binasa nyo yung RAMO 1-2020. Magiging knowledge nyo yan. Pero hindi kayo babayaran because may knowledge kayo. Babayaran kayo ng taxpayer o ng potential client nyo o potential employers ninyo dahil kaya ninyong i-apply yung tax law. So, ang binabayaran yung tamang pag-apply. Yun yung itinuturo ko ngayon sa araw na to. The art of questioning the notice of discrepancy. At yung pang-apat is paggamit ng audit procedures na nakasulat hindi sa generally accepted auditing standards. Kung hindi nakasulat
sa revenue audit memorandum order number 1, yun yung number 1. Number 2, sa lahat ng BIR issuances. Sa inyong apat ho na pag nag-aaralan natin. Now, babalik ko ako dito. The art of questioning. Okay. Gagamitin ngayon natin yung apat na yun. Actually, sandali lang tong lecture na to. Oh. Number 1, buburahin ko muna yung mga pinaggagawa ko rito. Yan. So, correctness, yun ang una natin gagawin. Correctness and validity of entry. Okay, ilan ang entry nandito? Dalawa. Isang words or phrases or sentences at isang numbers. Ayan. So apply natin ngayong batas ng yung pinag-aralan natin. Validity of entries, correctness of entry. So ibig sabihin, check nyo kung correct ito. At correct din ito. Ibig sabihin, pareho sila ng pinanggalingan. Okay, mag-isip tayo ng pabaliktad. Yung 269 million ba ay talaga bang total sales to government? Baka naman hindi. Baka naman yung hindi siya 296 million. Baka hindi naman yan sales sa government. Baka yan ay export. Ah? So, huwag kang maniwala na yung binibigay sa yung figure ay tama. Number. At yung figure na yon ay naaangkop sa total sales to government. Words. Oh, ganun ho mag-check. Kasi yan ang trabaho ko for the past 35 years. Check ko muna kung tama yung entry. O sige. Upo na tayo sa pangalawa. Tama yung entry, sir. Tama. Tama yan. O di, ano gagawin natin? Kung ikaw yung auditor, di check natin. Correct. Ayan, lagyan natin ng tick mark. Sorry. So, nalagyan natin ng tick mark. Tama. Susunod, na-apply ba yung tax law correctly? Okay. Anong tax law yung correctly? E di yung value-added tax, income tax pala pinag-uusapan dito, pero bago siya naging income tax, ha? Ang end result kasi nito, income tax eh. E, paano siya naging income tax? O, nagdaan siya ng VAT. Ayun, nagdaan siya ng VAT. So, na-apply ba yung batas? Anong batas yung na-apply natin? Total sales to government ang pinag-uusapan. So, anong batas yung check natin? Value-added tax. Kasi ang total sales sa government ay nasa value-added tax. Kasi sa income tax, wala namang pakialam yung income tax kung kanino mo binenta, basta subject yan sa 30% or 35%. Pero ang VAT ay kailangan mong i-identify kung anong klaseng sales yan. So, may apat na sales sa VAT. So, ang pinag-uusapan natin dito, total sales sa government. Application of the law. Yan ba ay sales sa government? Anong section ng tax code? Nagiging technical ako. Anong section ng tax code? Pupuntahan mo ngayon yan. Diyan, section 114 yan. So, check. Sabihin natin check. Tama itong figure na to. Yung statement na to. So, na-apply na natin yung dalawang rule. Ha? Correctness and validity of entries. Number 2, ascertaining the propriety of the application of application of tax law. Third rule. The rule is, ano ba sinabi kong third? Nakalimutan ko na kagad. Application of skills. Application of experience. Kung may experience ka. So, total sales to government. So, ano yung skills na papasok sa iyo doon? Ang sales sa government, noong 19, pinag-uusapan kasi dito, 2017, subject yan sa final VAT. Okay? So, at yan ay subject talaga sa income tax. So,
skill by experience, skills and technicality, subject sa BAT, subject sa income tax. Oh, na-apply na natin yung pangatlo. Pang-apat, i-apply daw natin yung RAMO 1-2020. Ayan. So, apply natin yung RAMO 1-2020. Para natin ma-apply yung RAMO 1-2020, buburahin ko muna to para luminis. E pangkalahatan na yon. Ang pinag-uusapan is income on excess of input tax to actual input tax. Yan ang pinag-uusapan. Meron daw excess yung standard input tax sa actual input tax. Check mo nga kung meron. Sabi dito, ang actual input tax mo, zero. Okay? Ang standard input tax mo ay 20 million. Ang tanong, mayroon bang excess? 20 million yung excess. Yung excess ba na 20 million ay subject sa income tax? Yan ang magandang tanong. Diba? The art of questioning. Ano gagamitin mo? Yun yung tanong eh. Subject ba sa 20 million? We will be paying 6 million kapag hindi natin ito na explain maigi. Hahanap ka ngayon doon sa RAMO 1-2020 kung yung excess ng standard input tax at saka ng actual input tax ay taxable. Yun yung application. Okay? Ngayon, kung sasabihin nyo, sir, ano ba, taxable ba? Hindi. Hindi ko sasagutin. Imagine nyo yung savings na makiklaim natin dito kung malalaman nyo agad-agad sa akin kung taxable o hindi. Okay? Binibigay ko lang yung result at saka yung alam ko dun sa mga interns ko. Okay? So, ang tinuturo ko lang dito for public consumption, paano i-apply yung apat na rules para malaman mo kung yung assessment ay mali or tama. Okay. Another example, let us go sa schedule 4. Ayun, gusto ko yung schedule 4 na yan. Kung nakikita nyo ba? Maliwanag ba yung schedule 4, Ma'am Guia? Okay, walang kumikibo. Let us go to schedule 4. Okay naman. Salamat, Rick. So, dito, sa schedule 4, again, we will apply the 4 principle of questioning a notice of discrepancy. Number 1, correctness and validity of entries. Ang pinag-uusapan, ang subject matter is collection not subjected to BAT. That's the subject matter. Okay. Now, validity of entry. Dalawang klase ng entry, isang word at isang number. So, sabi dito, ito daw ay galing sa ITR. E di kunin mo yung 1702. I-verify mo kung yan talaga ay galing sa ITR. So, ito rin i-verify mo sa ITR. Valid ba o hindi valid? E di kung valid, e di lagyan mo ng tick mark. Correct. Okay? Susunod na pag-uusapan natin, na-apply ba yung batas? O, ti-check natin kung na-apply yung batas. So, tuloy-tuloy lang ho yan, mga ka-taxpayer kong mahal. Yung validity ng entry, ha? Hanggang sa katapusan. Uulit-ulitin nyo yung pinag-usapan natin. Now, na-apply ba yung batas? O, di tingnan natin. Nag-add ng trade receivable. Nag-add ng cost in excess of billing. Nag-add ng advances to project.
And then, nag-less. Paguhin kong kulay. Add is, less is, ayan. So, do-double check nyo yan, similar dun sa ginawa natin dito. And then, ang total is, so, double check nyo yan, mga ka-taxpayer kong mahal. Yan. So, natapos na natin. Na-determine na natin yung number 1. And number 2, meron ba talagang mga ganyan? Okay. So, ang approach dito is hahanapin mo yung amount. Hahanapin, hindi mo kailangan kasi ito isa sa mga strategy ko. Hindi ko yan, bakit ko no questionin each and every items? Ang kailangan ko lang, yung item na pag ginamit ko, masisiro ko yung 40 million. Ha? Ang problem dito, itong 40 million, ito yung problem natin eh. Hindi ko yan i-verify ko yan lahat na yan? Ni. Bakit ko be-verify yan? Papagurin ko yung sarili ko. Maghahanap ako ng figure na masisiro ko to. So, anong figure yung masisiro natin yan, Mr. Maestro? Ang simple. Ito, yung 25 at saka yung 75. Kasi pag dinidak mo yung 25, pag dinidak mo yung 25 sa 75, magkakaroon ka ng 50 million. So, yung 50 million mo, pag binangga mo dito, mas malaki yung 50 million mo. Therefore, na-wipe out mo yung deficiency. Ganun lang kasimple, sir. Ganun lang kasimple. So, advances. Ngayon, ang tanong natin eh, skills, RAMO 1-2020, ito na yung dinidiscuss ko. Skills, experience, training, paano gagamitin yung advances para hindi siya maging taxable. Kasi pinag-uusapan dito, 2017. Tuturuan ko kayo, ha. Ang pinag-uusapan dito, beginning. Ang pinag-uusapan dito, ending. Beginning, ending. Okay. So, hahanap ka ngayon ng rule na tungkol sa beginning at tungkol sa ending. So, anong rule yun? Accounting method. Ang beginning at ending ay accounting method. So, ano yung accounting method? Cut off. Okay, number one yun. Ano pang rule tungkol sa beginning at ending? Accounting period. Sorry pala, yung accounting method pala is accrual at saka cash. Sorry ah. Accounting method, accrual and cash. So, pwede natin gamitin yun. At pwede natin gamitin yung pag sinabing beginning at saka ending, pinag-uusapan, accounting period. Ayan. So, may cut-off. Kaya nga beginning eh, tsaka ending. So, yung kagandahan nun. So, beginning siya ng 2017, for example. So, therefore, accounting, gagamitin ngayon natin accounting method. Ano ba siya? Ang advances ba, ano tingin ng batas yan? Accrual ba yan? O cash method? Okay. Sabihin ko siya yung sekreto. Ang advances is cash method. Pag natanggap mo, hindi mo pa siya ikita, pinadedeclare na sa'yo. So therefore, kung di na pinadeclare na sa'yo ng previous year, yung 75 million, eh kailangan mo pa bang i-declare sa succeeding year? Hindi na. Di ba? Hindi na. So therefore, overstated itong kine-claim ng BIR. Ha? Overstated itong sinasabi nilang collection. Because ang accounting method ng beginning, lalo na ganito sa construction, dine-declare yan at the time of collection. Hindi at the time na ginamit mo. So, tanggal na kagad yung 40 million. So, that is the art of questioning
a notice of discrepancy. Apat lang lagi ang tatandaan nyo sa pagtatapos ng ating pag-uusap. Number one, correctness and validity of entries. Number two, propriety of application of law. Number three, application of skills, training, and experience nino ng BIR. So therefore, kailangan mo yung training, experience, at technical skills ng BIR. Pag-aaralan mo ngayon yun para ma-apply mo sa kanila kasi requirement yun eh. And number four, application of the audit procedures under Annex A of RAMO 1-2020. So kung wala ka pang RAMO, di kumuha ka. Kung gusto mong magkaroon ng mentor na ako'y nagpe-presenta bilang mentor mo, eh wala akong problema. Sabihin nyo lang sa amin. Kasi nagahanap talaga ako ng mga ititrain ko, mga interns ko para sa notice of discrepancy. So with that mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. Yung susunod natin is yung tungkol sa contract making para sa bookkeepers at saka accountants. Mamaya ho yun, mga 9:45. So see you mga 9:45. See you later!